spotted. Enemy down. September 19, 2009, nang pinataob ni Floyd Mayweather ang kalabang si Juan Manuel Marquez. Ngunit, alam niyo ba na may napakalaking kontrobersya sa laban na to? Alamin natin sa video na to. 6 na buwan matapos ang laban ni Floyd Mayweather Jr. at Ricky Hatton noong December 8, 2007 ay nagpahayag si Floyd na magpapahinga na sa boxing, as in forever na daw. Sabi niya, hindi na ako lalaban pang muli. Hindi ko na kaya. Naging emotional nga ito sa kanyang pahayag. Ngunit pagkaraan ng 15 buwan, bumalik ito sa boxing para labanan ang Mehikanong si Juan Manuel Marquez. Bago ang laban, nagkasundo ang magkabilang kampo sa 144 catchweight limit sa welterweight bout. Ngunit sa araw mismo ng weigh-in ay hindi nakuha ni Floyd Mayweather ang timbang na 144 pounds. Tumimbang ito ng 146 pounds. Lumagpas ito ng 2 pounds sa weight limit. Si Juan Manuel Marquez naman ay tumimbang lamang ng komportabling 142 pounds. Dahil dito, nagbayad si Floyd Mayweather ng multa na umabot sa $600,000 sa kampo ni Marquez, $300,000 sa bawat pound na lalagpas sa weight limit. Matalino talaga itong si Floyd Mayweather kasi hindi nakasaad sa kontrata ang disqualification kapag hindi mo naabot ang timbang. Ang nakasaad lang sa kontrata ay magbabayad lang ng multa ang kalaban kapag lumagpas ito sa weight limit. Ang tanong mga kabagsakan, big deal nga ba ito? Nagbayad nga si Floyd Mayweather ng multa, ngunit nakuha naman niya ang advantage ng pagiging mabigat at malaki sa kanyang kalaban. Kung isipin mo, si Marquez ay galing sa lightweight division at tumalon ito ng 2 weight classes. At lumaban ito sa isa sa pinakamagaling na welterweight sa buong mundo. At bibigyan mo pa ng kahit nakatiting na advantage sa laban ang boxer na kalibre ni Floyd Mayweather? Talagang mas lalong liliit ang tsansa mong manalo. Ngunit, ito pa mas matindi. Alam ng kampo ni Floyd Mayweather na hindi ito aabot sa catchweight limit. Kaya binago nila ang kontrata ilang araw bago maganap ang weigh-in. Binago nila para hindi magbayad si Floyd Mayweather ng isa pang multa sa National State Athletic Commission sa pagiging overweight nito sa laban. Ang tanong mga kabagsakan, bakit nga ba pinayagan ito ni Marquez? Ito kasi yan. Dihado talaga si Marquez sa terms ng laban. Kapag hindi kasi pumayag ang kampo ni Marquez sa demand ni Floyd Mayweather, ay hindi matutuloy ang laban. Kailangan talaga ni Marquez si Floyd. Kaya, oo na lang ito ng oo. At isa pa, may tao na hinahabol itong si Marquez. Ito'y walang iba, kundi ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Gusto talaga niyang makapaghiganti sa mamang ito. Kaya sinundan niya ito sa welterweight. Ngunit akala niya madaling kalaban si Floyd Mayweather. Nakita niyo naman sa laban ang resulta. Kitang-kita ang weight advantage ni Floyd Mayweather. Kaya knockdown ang tanggap ni Marquez sa round 2. Kahit hindi knockout artist itong si Floyd, naging mabigat ang mga suntok nito at hindi nito ramdam ang suntok ni lightweight Marquez. At patawa-tawa na lang ito na pinaglaruan si Marquez at ginawang target practice. Ngunit gayon pa man, hindi mo maitatanggi ang pagdumina ni Floyd sa laban na ito. Ibang klase talaga ang pagka-business minded nitong si Floyd Mayweather Jr. Maipapayag niya ang lahat ng kanyang demand sa kanyang mga kalaban. Kaya nga, umabot ng 6 na taon ang negosasyon bago natuloy ang labang Pacquiao vs Mayweather. Kasi, ang daming demand nito si Floyd. Una, ang gloves na gagamitin. Pangalawa, ang Olympic style drag testing. Pangatlo, dapat daw 55-45 split pabor sa kanya. Eh, hindi naman siya yung number 1 pound for pound. Naganap lang ang laban sa pagitan ni Floyd Mayweather at Manny Pacquiao dahil pumayag na si Pacquiao sa lahat ng demand ni Floyd.